Talaga ano to eh, the fighting pride. Ito ang panlaban dito. Dahil kung manalo ang execration, ang buong sasabihin dito ng ex-squad, ha! Na dalawang series namin kayo eh. Mm-hmm. At ang NXP, ayaw nila mangyari yon. Hindi. Nila kahit paano tablahin ang score. Given na ang ganda rin as well ng start nila dito sa series na to. Ha? I mean, on the game number one, I think NXP solid still. We'll have to see talaga itong Franco na to. All eyes on Chakdo dito on how he's actually gonna utilize the map, even Eto Max. Let's see. And ngayon, pumapasok na tayo. Benny Cutie, favorite marksman emblem. Punishing Rene J sa level 1. Lugi talaga Alice level 1 eh, no? Oo, kasi no, hindi pa enough kasi yung orb niya dito. Tapos given na medyo malikot din yung isang 1-1. So, parang ang banat dito ng execution is just eto Max and Chakno, manggugulong lang sila sa gitna. And while nagja-jungle dito, si Hate. And somehow nagpa-farm lang on the sides yung Bareas nilang side lane, of course. Oo. Which is, I think, same lang din sa ginagawa ng NXP. Mm-hmm. Na naghihintay si Chester at naghihintay si Yawi dito ng mga hooks, ng mga iron hooks coming in para kay Chakno dito. And they can outplay, actually. Level 2 Hilda, level 2 Akai, hindi mo agad mapapatay. Ang taas pa ng damage output niyang dalawa. Totoo, totoo yun. And I was thinking about the Akai. I mean, yes, Akai, parang yung kung titignan mo rito yung mga ano ng execution, no? Parang ang hirap din pagka Akai ka dito kasi sobrang mobile ng mga hero dito from Hate, given even Benny Cutie. Tapos siguro the only thing na pwede nilang ipin down dito was even Chakno or even si Sagit, no? I think pinili na lang din ng NXP ang Akai para iwas Pusoy doon sa kagat. Mm-hmm. But that is a blender coming in para kay Chakno yung pinaka-last pixel pa. Yung tumama. Totoo eh. Oo. Kala ko makakatakas na yun eh. Pero anyway, mga kaibigan, so what a good first blood dito for NXP Solid. Both of the teams dito, no, talagang mid-game natin mararamdaman eh. I mean, oo nga. Medyo tahimik yung magiging early game natin, or like what we've called the laning phase. Siguro, wala masyadong magiging pick-off. Medyo unfortunate lang yung nangyari kay Eto Max na out siya dun sa mapa. Pero I guess mid-game talaga ang basehan dito. I think the first turtle might be the first contestant of this game. Which is actually 14 seconds away na tayo doon, Rob Luna. And I like your point, no? Kasi ano eh, yung lineup kasi ng NXP dito on the Akai Hilda, ano to eh, counter-engage type. Yung Hilda kasi, ano eh, mangsa-psycho lang. Pero naghahanap yan ng mga mag-initiate talaga, kagaya ng Selena. Yes. Eh, wala silang Selena ngayon. So, NXP, they're forced to be patient right now. Meanwhile, execution actually ang may option maging aggressive. Totoo, totoo yan. Ang iniisip ko dito, I mean, once each two WOBA, eh, like for example, ma-pick off nila dito sa H2O, would the lineup dito na tankiness ng NXP Solid still can be able to hold? Kasi parang yun yung naiinisip ko eh. Medyo yan yung pinaka-damage lang ngayon ng NXP Solid and everything else is just sustained. So what if ma-pick off dito sa H2O? It's hindi rin imposible dahil wala siyang purify dito. So it's more on the retribution. So kailangan na talaga yon for farming and as well makabili ng jungle item. But what if na-pick up siya dito? How would that actually work for the side of NXP Solid? Nagigets ko yung sinasabi mo, Rob, kasi namawala na sila ng damage. Pero ito na yung Hurricane Dance. May kagat si Chakno dito. At nasan yung damage? Ooh. Para sa execration, hindi pa natin maramdaman. Dahil lahat yan ay nasa side ng NXP. Isa pang kalmot. Double kill mula kay H2O. Meanwhile, may bakbaka nagagratid sa mid. Red Odd coming in. Ito Max falling down. Rene J with a kill. Habang Benny Cutie lang ang nagpa-farm. NXP, good clash. 5-0 agad. Yun, grabe. Doon yung hinahanap ko. Perfect Hurricane Dance coming from Chester doon sa may Turtle Pit. And somehow dito, mga kaibigan, naghihintay lang. I mean, execution, they really need to wait this one out. Hindi sila pwedeng maging padalos-dalos dahil kailangan nila na mag-scale muna tong 1-1 na to to be able to bring out damage. At tignan mo to. Ay! Naku po! Nag-alabegit ah! Si Benny Cutie, but that is the Thunder. Chakno bringing in the Thunder sa kanyang skin dito ng kanyang Franco. Nakabawi pa. Would you think that was a slightly misplay? Kasi the crossbow of Tang na parang pinalapit nila lalo papunta sa Torres si Benny Cutie. That's the reason na pagbagsak niya, it was actually under the turret and nandun na si Chakno. Would it be better na papasok sila?
Para habulin. I mean, kasi diba yung crossbow tank, pabalik doon sa base nila. Alam mo, Rob Luna, I think kapag kalaban mo rin ang 1-1, may times talaga namang gigigil ka sa kanya habang nagko-crossbow of tank. Hindi mo rin masyadong mapapansin agad yung positioning mo dahil nga, una, dinadamage ka niya and talagang one hit na lang siya eh. Oo. So ayaw mo rin talagang makawala siya. I think that was a misposition from NXP Solid. Good communication though for Execration. Another one. Oh my glove. 3 points. Eto Max with a 3. Oh my God. Gumagana naman dito si Eto Max, mga kaibigan. On the Selena. What a very... Yung mga araw. Ito. Oh, ito. Tatama na naman muli. Pero ito ha. Medyo bumabalik na rito ang Execration. I mean, from 0-5 sila kanina. 1,000 na lang ang lamang dito or less than pa nga ng yes. NXP Solid. Rob Luna, NXP Solid, they were trying their best to control the tempo. One misstep kanina doon sa bottom lane and then this time the arrows. This is, you don't give this to Execration, yung mga ganitong outplays. Kasi, again, they're a team na magaling mag-layer ng mga skills, magaling sa team fight. Meron talagang mga ganong teams eh. And with this, look at the gold. Tumabla agad ng isang biglaan. And ito, I think, yung nagiging dilemma ng NXP. Pag nadadali sila ng mga ganong pick-offs, ng mga ganong errors, nagko-collapse sila. Totoo. Totoo yan. They actually had the early game. Ang problema ngayon dito is naku-hold. Ang ganda na sana eh, nabasag nila kagad yung gitna. They could be able to go inside the jungle dito ng Execration. Pero yung mga outplays na naganap doon during doon kay Benny Cutie, I guess Execration is still back on track. And ang ano na lang dito na Execration is their late game. They're looking towards their late game. Benny Cutie to be able to dish out a lot of damage. Yes. And just target H2O and the rest is history. Yep. Actually, hindi ko... I think hindi natin din kailangan ni underestimate ang late game capabilities ng NXP. Nandiyan pa rin ang Alice at nandiyan pa rin ang Roger. Pero ang problema dito ng NXP, one crucial hook mula kay Chakno, I think Rob Luna, ang makakapagbago ng laban. Totoo. Totoo yan. And given, no, kumbaga kasi, the reason na ini-emphasize ko talaga in terms with H2 was Roger dito is that yan siya lang din yung target dito ni Chakdu. Oo nga. Diba? Once na kakagatin mo lang talaga, you just have to flicker in, kagatin mo na kagad, kahit ano pa mangyari, targetin na natin kagad yung Roger na yun. Kaya din i-burst agad. Mm-hmm. The Roger without the Purify, I think even mag-Purify ka, hindi naka-cancel yung kagat eh. Surprise siya. Surprise mode dito. Ang ultimate ni Chakno. Oh my glove. This is the same story. Parehas ba ang mapapanood natin, boys and girls, nung week 3? Ganitong-ganito din. Oo eh, pero the difference noon is that NXP Solid, solid yung kalamangan nila. Pero ito, even Sagitt no dito, naiiwanan siya onto the top lane na makapag-farm. Sa madaling salita, parehas lamang. Oo, parehas talagang lamang. Would you think na kayang isustain dito ng Ruby, yung mga tanky heroes from NXP Solid? Pero mamaya na yan. Malalaman natin yan dahil mukhang magkakaroon tayo ng laban. The turtle has been slain, mapupunta dito kay H2O. Mag-initiate ba sila? Tumatakbo na. Sinakaibigan Chakno now has the dominant eyes. NXP Solid, mukhang nag-group up na sila dito ngayon. Rob Luna. Mm-hmm. Kumbaga, ang ano na lang dito ng ang play ng Execration dito is just to wait it out. Oo. Talagang, look at hate, hindi talaga sila nag-engage. Pumupunta lang sila sa side lane and they're just waiting na mag-react ang NXP Solid. What they have, tingin ko ang kailangan gawin ng NXP Solid dito is just to go all in onto a single lane. Kasi kung magre-react lang sila pa ulit-ulit up until the late game, hindi na nila mapapansin, naka-farm na pala yung mga core ng Execration. At mukhang ganun nga yung nangyayari, Rob Luna. Chakno actually falling down, pero lipat ng camera din natin dito sa baba. Pasok dito. Nice ultimate mula dito kay Renny J. Mangkansin paring hate. And there you go with the blood. Oh, the sustain. Kung mula dito kay Renny J. And he is A-OK. Dalawa ang mapapatumba ng NXP habang nag-wolf form na si H2O. Kinalmot. Berserker Barrage. Pero umikot. Ikot-ikot lang para kay MB patay. Ang 99.9% of germs, pero still NXP Solid pa din ang nanguna doon sa laban sa baba. Yep, hindi enough pa yung damage ng Execration dito to be able to burst down Renny J. And ang sobrang swerte, hindi man swerte, buti na lang e naka-on yung ultimate dito ni Alice nung tinamaan siya ng pana ni Eto Max. Oo,
kung hindi naka-on yun, pasok si Hate Bursted siya, no? Yes. Oo. I think ang ganda rin kasi ng update sa Alice talaga, yung toggle. Tama ba? Saka may, parang may absorption na rin. So may shield na rin sa on the 25th orb. Uh-oh. Grabe. And buo na rin yung kanyang winter truncheon right now. Oh my God. Is this a good initiation though? Coming in from Chester. Is this a miscommunication coming from NXP? Ayan na! Crossbow of Tank! Malabenchita! Pero walang damage! Napahahana na lang ang NXP. Habang pumasok na NJ. Oh no! Ready, Jay! Hold up! Inabangan! Ni Sagitno! Napanood na daw ni Sagitno yan! Habang ito, Swords Revealing Light. Lumabas dito ang Wolf Form. The arrow will connect. Tumama ang trap. Nandito na yung Wolf Pounce. Eto na naman! Weapon X! Galit na si H2O. Habang si Benny Cutie pa rin ay kumikripok lang. Meanwhile, while 1-1, masyado atang malalim si Renny J that time. Exactly. Well, malalim sa malalim talaga yung word doon. I was even thinking yung nangyari during yung first match nila, yung kanyang yung pagtalon nung kanyang Gato Kacha. That was almost the same na pumasok na naman si Renny J. Will history repeat itself? Rob Luna. I think in-underestimate ni Renny J yung capability ng execution Tokache kasi he was doing the right thing. Kaya niya kasi eh. Nag-survive siya eh. Pero inabangan siya ni Sagitno. Mm-hmm. Pero buti na lang, I mean, H2O was still around the area. At ang gusto ko yung build dito ni H2O, he actually didn't went all full damage. Uh-oh. Actually went for the brute force. All that thought, Luna, ayun na nga, yun nakap natin. Umikot na dito ng Hurricane Dance si kaibigan Chester. Pero ayun, yung blood odd, hit, flowing blood, tatamaan ka pa rin. Huli ka. Benny Cutie, tumatakbo na ako, may creep walk. At pwede-pwede pa rin mahuli ng sunog. Hindi na dalawa ang mapapatumba habang nakuha pa ng NXP ang solid na Lord para sa kanila, Rob Luna. Grabe, ito na ang pagbabalik. It's gonna be NXP Solids game to lose na naman mga kaibigan for game number 3. Mukhang mababasag na rin nila itong bandang gitna ng gym. Oh my, the arrow will connect. Full stacks dito si Yawi. Ayun na nga yung mga normal hits. Mumula dito ka Benny Cutie. Arrow, another one. Nice hook. But Chester with the Hurricane Dance. Beautifully executed. Habang free hit dito si Benny Cutie. Naku po, lumipat na siya dito sa may bandang. Lord, another arrow para kay Ito Max. Pero, sumunod si H2O. Habang nalito na ang execration, NXP Solid, basag ang tore sa taas. Grabe, ito na yung disiplinang na isasulat, Paring Manjin. Nakita mo yon, hindi sila nag-go, hindi nila pinipilit yung mga, yung patayin yung mga execration members. They just went on the top lane, basagin yung baba, and just reset once again. Ang tawag dito, Rob Luna, character development para sa side ng NXP. Apat ang buhay. H2O507. Kaya-kaya nila kunin dito si Chester. Hate tumutusok pero yung palakol ni Awi ay dumama at eto na naman mag-isa ka. Benny Cutie, hindi sapat ang creep walk sa pagti-TikTok ng NXP dahil wala pa rin namamatay sa squad nila. Oh my God, hindi pa yata enough talaga ang damage dito ni Benny Cutie to be able to withstand. Grabe, halos tinatangke lang ng mga members dito na NXP Solid yung damage ng 1-1. And look at that, just like that, even H2O just going in, kayang-kaya na talaga. Bitten and damage dito. And NXP trying to end this game. No Lord needed. 6 seconds redemption para sa NXP. Masyado bang malalim to, Rob Luna? Naku po. Pero Renny J, ladies and gentlemen, buhay pa rin siya. Habang sina Chakto defending the tower, wala atang minions. Benny Cutie buhay na din. MB buhay pa. Apat pa ang natitirang malakas. Naku, kaya para na dito. At mukhang kaya na ang pagbangon ng api.